What's up guys, I'm Bitlips TV. So guys, dito naman tayo guys kung paano gumawa ng school uniform. So private school uniform itong gagawin natin. So ito, panoorin lang natin kung paano natin ito i-pattern at paano natin itong tabasin. Ito lang guys ang pagpat, pwede rin namang hindi siya nakapold. So guhit lang tayo dyan ng straight, then kuha tayo ng 3.5 para sa neckline natin, and taas tayo ng 3/4, at kunin natin din ang shoulder. Ang sukat ng shoulder niya ay 16.5, and then baba tayo ng 1 1/4 para sa ating shoulder, saka natin guhitan. Then mula sa shoulder kuha tayo ng 9.5 para sa ating v-neck. 9.5 po yan. So ang size nito ay medium size to, pwede nyo itong gayahin. At ikorte natin yung ating neck para sa likod, yung neckline. And then sukat tayo ng 10 inches sa ating lapad. At kunin natin yung haba, ang haba nito ay 23.5 sa likod, kung sa likod tayo susukat. And then guhitan natin siya ng diretso. At kunin naman, sukat naman tayo dito ng 9.5. Pagkatanda natin dito ng 9.5, add tayo ng 1 1/2 naman para sa ating mga pleats yan. Din sa 10 na sukat natin, guhitan lang natin ng diretso para kukunin natin yung ating armhole. So ang armhole nito ay 18 sa ating size medium. So sukatin natin kung tatama siya sa 18. So sakto. Pasok lang ng 1/2 para sa front naman. So yung guys, mula sa armhole hanggang doon sa inad natin ng 1 1/2, idiretso lang natin ang guhit. At dito baba lang tayo ng mga 1/2 sa front. Itong ating magiging front panel, yung mas mababa ng 1/2. At sa dulo naman pantay lang tayo. At mula naman sa dulo ay pasok lang tayo ng 3 inches. Pagkapasok natin ng 3 inches, kuha tayo ng 3/4. Another 3/4 para sa distance ng pleats at saka 3/4 uli. So ayan yung magiging pleats natin. Yan tayo magpli-pleats, sa dalawang pleats yan, front and back na po yan. So ang length ng haba nito, ang kinuha natin to kasama yung waistband. Saka natin siya i-recut. So ngayon guys, dahil sinama natin yung waistband, so ang waistband nito ay 2.5, tandaan natin sa 2.5. So doon tayo magkakat mamaya. Hindi natin sasama ang waistband dahil nakakat and sew ang waistband nito. Kunin muna natin yung sleeve. Ang sleeve nito ay 8 inches at ang kanyang circumference ay 13, yung sleeve opening. At ang armhole niya ay 18, so baba lang tayo ng 4 inches kasi style polo lang naman siya. So baba lang tayo ng 4 inches para dun sa atin armhole. So 9, tapat natin dyan. Then kunin natin yung gitna, gitnaan din natin. So ito yung atin magiging armhole. So yan yung ating manggas. So dito na natin din ilinagay. So ngayon guys, kukunin natin naman yung kanyang collar. So paano ba ang pagkuha ng collar? So ganito lang guys, panoorin, napakasimple lang. Para dun sa mga baguhan, ito ay idea para sukat lang tayo dito ng mula sa dulo ng 7 inches. Yan. Pagkakuha ng 7 inches, iporma natin yung neckline ng back. Tsaka shoulder, tandaan natin. At sa itapat naman natin yung front. Diyan. Tanda natin yung haba ng binik. Tanda natin doon din naman sa shoulder, sa dulo, mga 1 inch lang yan ang buka. Saka natin guhitan ng diretso. So yan ang ating magiging collar. So, kortihan na lang natin siya dyan para gumanda. So ganyan lang guys ang pagkuha ng collar.
So ang lapad nito dahil ang soldiers nito ay 16.5, so ang lapad nito ay mga 17.5, kuna natin 18.5 para takip natin yung shoulder ng balikat. So nagdagdag lang tayo ng 1/4. 18.5 ang sukat natin, tsaka kortihan na natin dito para sa kanyang collar. So ganun lang guys ang pagkuha ng collar, napakasimple lang. Kung sa tingin nyo ay napakahirap, hindi po mahirap yan. Napakasimple lang po yan. So, yan na po yung collar natin sa ating polo blouse. So, ngayon guys, kukunin natin yung panglagay natin sa binik. Sukat lang tayo ng 5 inches mula sa binik. So, ganito lang pagkuha niyan dahil ang ano to naka-fold. Saka i-fold mo lang din ulit dahil sa pattern tayo kukuha. So ipapantay lang natin dyan yung fold sa guhit natin. Saka natin guhitan yung kanyang binik. So ayan, ganun lang. Saka lagyan natin ng allowance 1 inch, 1 in 1/4. Depende na sa inyo yan kung anong gusto nyo yung lapad. Ayan. So ayan na yung pattern nya. Naka-fold yan. O ayan o. So ngayon guys, tapos na yung pattern natin. Tutungo tayo sa pagtatabas naman natin ng tela. So ito yung kanyang tela guys, kulay blue tsaka black. Yung color black, yung body niya ay blue. So unahin natin pagkuha guys yung ating back. So tanda natin yung wishbone niya. Hindi natin isasama yung 2.5 kasi ang wishbone katanso ang wishbone nito. So guhitan natin hanggang dyan lang tayo sa pagkuha ng damit. So unahin natin yung back, pantay natin sa fold, pantay din natin yung ating pattern. So yan, yan ang back natin. Dulo-dulo tayo ng pattern. Yan yung ating back. Tapos tandaan natin yung mga tacks. Ayan, may mga tacks yan. Tandaan natin yan. Tsaka yung haba natin, hanggang dyan lang tayo. Guhitan din natin, baka sumobra tayo. May isama natin yung band, hahaba ito. Pag may isama natin. So, ayan guys, lagyan natin ng allowance, 1/2, 1/2. Bawat side, pati sa lalayan 1/2, armhole 1/2, shoulder 1/2. So 1/2 allowance na po yan. So yan mo ang ating back. So nagka problema ang ating video. So ngayon guys, susunod naman natin yung ating front. So ayan yung ating front, pantay rin tayo sa taas at itong binik. Yan ang kukunin, yung pasok naman dyan, armhole, yan ang ating front. Din pantay-pantay na tayo dyan. Yan, dyan tayo sa ating guhit na yan. Ganun pa rin, 1/2 allowance, armhole 1/2. Shoulder 1/2, binik 1/2 allowance. So guys, yan ang ating front. So ngayon, susunod naman natin ay ang ating manggas. So dahil sakto lang tong cut nilang tela, pagka-shine natin to. Pasok lahat ito. So ito lang pagkuha natin ng manggas, left and right na ito, naka-fold. So dahil nandito rin sa ating pattern, guhit lang natin siya. So ang allowance natin sa laylayan ng manggas ay 2 inches. And then pagdating dito sa side, 1/2, 1/2 na lang po yan. So ayan po yung ating manggas. So ngayon guys, kunin natin yung wishbone niya.
naka-fold siya, kailangan pumasok siya ng 3 inches. So, pasok naman siya. Itong ating pang-wishbone, kasi ang wishbone nito ay katanso. Tingnan natin yung wid naman kung papasok siya. So, pasok din siya sa sukat ng wid. So, ayong haba. So, wid na lang 6 inches. So, pantayin na natin siya ng 6 inches. Yan ho ang ating pang-wishbone. Yan, pang-wishbone po natin yan. At ngayon, cut tayo guys ng pabayas. Itong cut natin ay pabayas ito para may banat. Susukat lang tayo ng 1.5. Ito ay para naman panglagay doon sa ating cooler. Kasi may ano siya nakapatong na 1.5 bias sa cooler. So, ayan po. So, ngayon guys, ang cooler naman ang isusunod natin. So, ito yung kanyang tila black navy, midnight blue yata ito. So, doble pa rin ang tela. Ito ang kanyang cooler. So, pantay lang tayo sa guhit, sa pattern. So, yan. Then, guhitan natin ng 1.5 mula sa dulo ng guhit natin. Yan, dyan nilalagay yung ating bias na kinat. So, pag kinat natin ito, ay maglalagay tayo ng, mag-iwan tayo ng ano, alawan sa ating cooler. Huwag natin isagad sa guhit. So, iwan ka ng 1.5 allowance para sa sewing allowance dyan. Yan. Huwag mo isasagad sa guhit para may sewing allowance. So, yan guys yung ating collar. Napakasimple lang. At ito naman yung kanyang panglagay sa binik. Yan. Yung panglagay sa binik yan. So, ganun lang guys. Napaka-simple. Napakadali lang kabasin. So, tapos na yung cut natin. Tingnan natin kung kompleto. Ito yung back. Ito yung ating front. At ito yung ating panglagay sa binik. At ito naman yung ating collar. So, yan yung collar natin. At ito yung ating sleeve, yung manggas. So, bawasan natin. Hindi natin nabawasan. At ito naman yung ating bias. At ito naman yung ating pang-wishbone. So, kumpleto guys yung ating cut. So, walang problema ang mananahi dito. Sama natin yung retaso. So, ito na yung guys. Nung natay na siya, ito na itsura niya guys. Ayan na yan itsura niya. Nung natay siya, yan. May kumbi na yung kanyang collar. At may zipper sa side. Yun yung ano, yung style niya. So guys, thank you and good luck. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung bell icon para updated ka kung mga bago tayong upload na video.